Magandang gabi po, Sir Red. Isa po ako sa mga fan at listener po ninyo na avid talaga kahit noong ako ay single pa. Pero ngayon po ay may anak na ako at hinahanap-hanap ko pa rin po ang inyong mga kwento. This time, magbabahagi naman po ako ng aking karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Ako po ay tubong Cebu. Nangyari po ito noong 2017. Nakikistay po ako sa bahay ng best friend ko at ng ate niya noon sapagkat ayaw ko pa po na umuwi sa bahay ng tiyahin ko dahil napaka-nega at ang toxic nila doon. Yung bang tipong nagtatrabaho nga ako ng maayos pero kapag uuwi ako ay iba ang nasa isip nila. Nakesyo daw, naglalakwat siya ako at lumalandi na. Since napagod nga ako sa ganong klaseng setup, kaya napagdesisyonan ko po na lumayas na dun at nakitira sa best friend ko. Sa katunayan, yung ate naman po niya yung nag-offer sa akin na sa kanila na lamang po ako, kaya grinab ko na po yung opportunity para kahit papaano naman ay magkaroon ako ng peace of mind. Kung sakaling maitatanong nyo bakit sa tiyahin po ako nakatira. Working student pa po kasi ako sa isang sikat na fast food chain at mas malapit lang po yung bahay ng tiyahin ko sa school, kaya dun na po ako pinag-stay ni mama para kahit papaano ay makatipid. Pero hindi ko nga po kinaya doon kasi nga talagang puro bad vibes na ang dinudulot, kaya ako na ang kusang umalis. Mabait naman po si ate nung best friend ko at tinuring na nga din po nila ako na parang tunay na kapatid. Marami po kami sa bahay ni na ate at ng best friend ko. Andun din po kasi yung mga pinsan nila at iba pang kakilala sapagkat may food business po si na ate, kaya stay in yung mga tao sa bahay. Doon nga po ako nakaranas ng masaya na maging independent kahit papaano, lalo pat para silang isang malaking pamilya doon. Lumipas ang ilang buwan. Kailangan po naming lumipat ng bahay dahil kailangan din namin ng mas malaki ng espasyo. May nakita po si ate na bahay na saktong-sakto para sa bilang namin. Isa po itong malaki at lumang bahay na tineterm nga namin na bahay na nakalibing sapagkat parang may isang metrong lalim sa lupa siya nakatirik. So, para mabigyan kayo ng konting visuals, pagkapasok nyo sa main door, hahakbang ka pa ng tatlong baitang pababa. Malaki at maaliwalas yung bahay. Pero halata mo talaga yung kalumaan kasi yung bintana niya ay yari sa kahoy na katulad po doon sa mga bintana ng common na eskwelahan ng mga elementarya. Amoy na amoy pa nga po yung bagong pintura nung lumipat kami doon. Ang sabi pininturahan para magmukhang bago. May dalawang kwarto po yung bahay. Isang standard size na room at yung isa ay napakalaking kwarto. Siguro, master's bedroom po nila yun dati. Up and down yung bahay pero yung baba ang siyang inuupahan lamang po namin at yung may-ari naman ng bahay ay naruroot nakatira sa taas. Pero may ibang entrance po siya papalabas. Pinaupahan na lang po niya yung baba ng bahay kasi siya na lang din naman ang mag-isa at nasa abroad na ang lahat ng kanyang mga anak. May malaki rin pong kusina doon na nakahiwalay sa bahay kaya siguro napili din ni ate na dito na rin mangupahan dahil saktong-sakto sa kanyang food business. Sa araw nung paglilipat bahay namin, inabutan po kami ng gabi sa paghahakot ng gamit dahil sa sobrang dami. Bandang alas 9 na nga po ng gabi yun nang mapagdesisyonan po ni ate na pagpahingahin na yung mga boys at balikan na lang bukas yung mga naiwang gamit sa una naming tinirhan. So lahat ng mga tauhan ni ate, pati kami ng best friend ko, ay doon sa napakalaking room matutulog.
May tatlong double deck po doon. Magkatabi kami ng best friend ko noon. Yung pinsan niya sa taas. Yung iba pumesto doon sa dalawa pang double deck. At yung ibang pinsan naman ay naglatag na lamang ng banig sa sahig. First night po namin sa bahay. Habang busy kami sa pag-aayos na ibang gamit, biglang pumasok si ate na daladala yung lumang phone ko kasi daw tumutunog. Ringtone ko nga po iyon kapag may tumatawag. Pero ang nakapagtataka, hindi ko na po ginamit yun kasi nga po nasira na yung LCD niya sa ninang pagkakabagsak habang nasa CR ako nun. At hindi rin po ako pwedeng magkamali kasi kinuha ko po yung SIM card nun at hindi ko na po ito inon muli. Kaya imposibleng may tatawag dun at ilang araw na itong nakatago sa drawer. Nagtaka po talaga kaming lahat at binaliwala na lamang po namin ito at natulog na. Kinabukasan ay naging busy na naman po ang lahat sa pag-prepare ng foods at nag-resign na rin po ako sa dating work ko. Kaya kay ate na lang po ako nagtatrabaho at kami ng best friend ko. Trabaho sa umaga at nag-aaral naman po sa gabi. The second night namin sa bahay. Kakauwi ko lamang po galing eskwelahan. Usually po, tulog na ang mga tao sa bahay kapag umuwi kami kasi maaga pa po sila gigising. Bandang alas 10 po iyon ng gabi. After namin kumain ay nag-decide yung best friend ko na magpahinga na. Pero pinauna ko na siyang matulog kasi may tatapusin pa akong report para bukas. So habang tulog ang lahat, ako naman po ay dilat na dilat pa rin ang mga mata at nakatutok sa laptop. Sinaksak ko pa nga yung earphones ko at nagpatugtog ng music para malibang at mawala ang antok. Natapos ako bandang alauna ng madaling araw. Pagkatapos ko pong magligpit ay pinatay ko na rin yung ilaw, umupo muna at sumandal sa dingding sa gawin ng paanan ng best friend ko at nag-scroll muna sa FB. Pero pagkaupo ko pa lamang po, Sir Red, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil otomatikong nanigas ang buo kong katawan. Kasi aaksyong sasandal pa lamang ako sa dingding ay may sumitsit po ng napakalakas sa kaliwang bahagi ng tenga ko. Yung sitsit po na parang katabi mo lang at ang diin-diin sa tenga mo. Nabalutan ako agad ng hilakbot. Di po ako nakagalaw ng ilang segundo kasi alam ko pong ako na lang yung gising at isang malaking built-in cabinet lamang po ang nasa bandang kaliwa ko. So dahil sa curiosidad, inon ko yung flashlight kasi kapag off po talaga lahat ng ilaw sa kwarto, literal na wala kayong makikita sapagkat parang ang nakabaon kasi yung bahay na yun. Isang metro nga ang lalim. Kaya kahit nga po umaga ay madilim pa rin doon dahil hindi pumapasok ang sinag ng araw. So pagka-on ko ng flashlight, una ko pong tiningnan yung best friend ko sa pagbabakasakali na pinaprank lamang niya ako. Pero mahimbing na mahimbing po siyang natutulog at yung mga kasamaan po namin ay ganun din. Pagkatapos, dahan-dahan ko pong inilingon yung ulo ko sa bandang kaliwa ko kung saan nanggaling yung sit-sit kanina. Naninigas pa rin po ako noon pero pinipilit ko pong lumingon para malaman kung ano o sino yung sumitsit sa tenga ko. Pero pagkalingon ko po, wala akong nakita. Pero bukas na po yung malaking built-in cabinet. Kaya gayon na lamang po yung pagmamadali kong tumabi sa best friend ko at nagtalukbong ng kumot at pinilit ko ng matulog. Kinabukasan nun, napagdesisyonan ko na hindi ko na lamang ikikwento kina ate yung nangyari sa akin na yun.
hanggang sa sumapit ang ikatlong gabi namin sa bahay. Umuwi kami ni best friend galing sa school. Maaga kaming pinauwi ng aming teacher sa last subject namin, kaya naabutan pa namin silang kumakain at nakisalo na rin po kami. Pagkatapos kumain ay nagpa siya kaming manood ng TV. At saktong horror pa nga yung palabas nun. Isa sa mga gustong gusto ko rin po na panoorin. Nakaupo po kami sa sofa at yung sofa po ay nasa bandang kaliwa kung nakatayo ka papasok sa pintuan ng bahay at tanaw po yung dalawang kwartong magkatapat mula sa pinto. So habang nanonood ng TV, bigla po akong napalingon sa gawing kanan ko sa hindi ko rin malaman na dahilan. Andun naman po yung dalawang kwartong magkatapat. Hindi ako pwedeng magkamali nun, Sir Red. May dumaan po kasi talagang isang itim na figura. Lalaking matangkad kung pagbabasehan ko yung bulto ng katawan nun. Pumasok siya sa kabilang kwarto. Nakapagtataka lamang po kasi dahil hindi ko nakitang nagbukas yung pintuan ng kwarto, pero dinig na dinig po yung pagbubukas sara ng pinto na yun. Yung kwartong pinasukan po nung lalaki ay yun po yung kwarto ni ate. Pero binaliwala ko na lamang dahil baka mamaya ay namamalikmata na lang ako. Kaya finocus ko na lang po ang aking atensyon sa panonood nung movie. Nung nagpapahinga na po kami, biglang nag-open up yung best friend ko na may nakikita daw siyang lalaking pumapasok sa kwarto ni ate at nadidinig din niya yung pagbubukas sara ng pinto. Kaya doon ko po na-confirm talaga, Sir Red, na hindi lang pala ako namamalikmata dahil may iba ding nakakita bukod sa akin. Pero mas natakot ako sa sinabi niya kasi hindi pa pala nabuksan yung kwartong iyon simula nung dumating kami sa bahay. Dahil ayon sa kanila, yung susi daw po nung mismong kwartong iyon ay nasa pamangkin pa nung may-ari at hindi pa na iti-turn over kay ate, kaya pala sa sala lang sila natutulog nun. The same na gabi, yung pinsan ng best friend kong lalaki ay sa sala natulog kasi wala si ate nun. Nagtaka na lamang kami nang dali-dali din siyang pumasok sa kwarto na panay ang pagmumura at pawis na pawis. Tinanong namin kung anong nangyari kasi gising pa kami ni best friend nun until kwenento niya na binangungot daw siya sa sala. Sa panaginip daw niya, may isang lalaking nakatingin doon mismo sa kwartong pinasukan nung lalaki na nakita namin ni best friend. Nakabukas daw ng kaunti yung pinto na sakto lang yung bang parang may sumisilip. Tinitigan lang daw siya ng lalaking yun hanggang sa naramdaman niyang nahihirapan na siyang huminga. Pinilit daw niyang gumalaw pero hindi daw niya magawa. Mabuti na lang at nahulog siya sa sofa, kaya siya nagising at nagmamadaling bumangon at tumakbo papuntang kwarto. Kwento din namin sa kanya yung nakita namin noon at napamura na lamang siya sa narinig niya. Kinabukasan, kwento namin kay ate yung nakita namin pati na rin yung karanasan nung isang kasama namin doon. As in 3 consecutive nights na po kasing may kababalaghan na nangyayari simula nung lumipat kami. Hanggang sa kinagabihan na naman, pag-uwi namin galing sa school, ay nandoon na yung may-ari ng bahay. Kwento pala ni ate yung mga na-experience namin at mga nakita sa bahay. Ang sabi ng may-ari, luma na daw talaga ito. 1960s pa nang naipatayo ng lola niya yung bahay na yun. Ang sabi naman niya, may duwende daw sa kwarto namin. At ito nga yung malaking kwarto. Baka daw po yung sumitsit sa tenga ko ay yung duwende at napagkatuwaan lamang ako. Di naman daw po ito nananakit
pero ewan ko lang kung maniniwala din kayo sa sinabi ng may-ari sa amin. Yung mama din daw niya noon ay nakita mismo yung duwende. Lumabas sa kwartong iyon at kumukuha pa daw ng pagkain sa ref nila. Pero di naman daw po nananakit kaya hinayaan na lamang nila at kinonsidera na baka swerte ito. Pero yung lalaking itim na nakita namin ni best friend at laman ng bangungot ng pinsan niya ay hindi alam nung may-ari kung sino o anong klaseng nilalang. Maaaring nakitira lamang din daw ito sa bahay sapagkat mahabang panahon pala na walang nakatira dun, partikular sa babang bahagi ng bahay kung saan kami nangungupahan. Matapos po ang mga gabing iyon ay wala naman ng mas grabing nangyaring kababalaghan. Although merong mga times na talagang paglalaruan kanila. Minsan nga po nung naliligo yung cook namin, nag-shower po siya at nung pinatay daw po niya ito para magsabon, bigla daw pong nag-on yung shower na yun. Mabuti na lang at hindi po ganon matatakotin si kuyang cook namin at binaliwala na lamang po niya. Minsan, mawawalan kami ng mga gamit pero bigla na lang susulpot lalo kapag hindi namin hinahanap. And the worst, hindi sa kung saan namin huling inilagay ito. Nasanay na lang po kami, Sir Red. Siguro, wala lang po sila talagang ibang magawa at pinagtitripan na lamang po talaga kami. Or baka, gusto lamang nila kaming maging kalaro. Gustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.